again, welcome to my YouTube channel. At bago ko gawin yung gagawin ko ngayon, gusto ko lang magpasalamat ulit-ulit sa nag-subscribe, nag-like, nag-share, at nag-comment ng aming videos. Thank you po. Salamat. At kahit hindi kagandahan yung aking mga ina-upload, nandiyan pa rin po kayo. Pinanonood nyo pa rin po kami. Ako. Thank you. Ngayon, gagawa po ako ng damit ng pambuntis. Ito po yung may cut lang sa harap, pero yung pong likod nito ay buo. Sa parting dewang na lang po ako maglalagay ng garter. Ngayon, natela ko po ito. 3/4 po ito. Ang kilo po kasi nito ay 300 ang isang kilo. 3/4 po yung timbang nito. So, pumapatak lang po siya ng 100 pesos. Kaya, gagawan ko po muna siya ng pattern para po makita nyo. Bagay, ang pattern lang po nito, yung pang-ibabaw lang eh. Kasi pagka po muntis, kailangan medyo wide yung leeg. Tapos, sleeveless lang po siya para komportable po siya. Tara guys, gagawin ko yung pattern. Yung pinaka-front. Ang kinuha ko sukat ay 16 inches. Tapos yung lapad niya ay 12 inches times 2, bali 24. Ngayon, ang gagawin ko, bali ang shoulder po kasi nito na kinuha ko ay ito po siya, 7 and a half. Tapos ang kilikili po, medyo slim lang siya. Ang bilog ng kilikili niya ay 18. So, 18 po. Yan. Ito, ginuhitan ko na siya, guys. Yan, sa 18 na yan, guguhit tayo ng paganon mula dito sa ibabaw na to. Ngayon, yung shoulder niya, nakuha ko kanina, 7 and a half. Guguhit kayo doon. Tapos, yung pumbas nito ay 42. Kaya dito po ako sa 10 and a half. Wala dito, hanggang dito, 10 and a half. Tapos, ito na po yung length ng sleeve. 9 inches. Kasi ang sleeve nga niya ay 18 yung pabilog. Doon po sa bas, dito, i-connect nyo na lang po siya dito. Madali lang po ito. I-connect nyo na lang siya doon sa shoulder. Kanina, nag-spin. Tapos, doon po sa shoulder, mula dito sa tip na to, magbaba po kayo doon ng half inch. Ayun, no? Tapos, yung pong liig nito, ano po kasi ito eh, V-neck, back at saka front. Ang nilagay ko pong neck niya ay yung luwag na leeg ay 5. So, 5, di bali 20 pa iko. Tapos, dito po, ang nilagay ko dito ay 6. Mula dun sa 6, buhitan nyo po yung 6, paakyat dito sa 5. Ngayon, ang bewang po kasi nito, hindi ko po nilalagyan na ng bewang na maliit. Basta kung yung bas niya ay 42, dito po ay magiging 42 na din. Yan. Itutuwid na lang po natin. Kasi buntis nga eh. Yan. Yan guys. Upitin na natin ah. Ito yung down 6 papunta doon sa 5. Yan. Tapos ito na po yung pinaka-shoulder niya. Nag-down tayo dito ng half inch. Pababa na po tayo dito sa kilikili. Yan. Ito po yung bust niya na 42. Pupitin na po natin ng straight na 42. Ngayon, pagdating po dito, medyo umakyat po kayo ng ano, konti lang po, mga half inch dito sa side na to. Yung pong half inch, pupitin niyo po siya dahan-dahan papunta doon, paliit, pawala siya. Yun. Yan, ito na po yung front. Ngayon, ito pong laylayan, ito.
Ito po kasi ang sukat nito eh. 15. At saka po ito ay 15. At saka 22. Bali, ito po ay 37 inches yung kabuuan. Ayun, ito pong blouse na to kanina, yan. Idikit na lang po natin dito. Tapos, dito po kayo umupit. Lahan-lahanin nyo na lang po, pababa doon. Pa-slap na lang po kayo doon. Yan. Tapos, ganun din po ulit dito. Magbawas kayo ng half inch. Yari na po natin yung front po. Oh, guys. Ito na yung pinaka body niya sa harap. Parang skirt niya. Yan. Ipatong po natin dito sa ilalim. Ito na po yung back eh. Yan, double. Ipatong po natin ng ganito. Yan. Tapos, guys, akyat tayo dito. Yan. Ito po kasi kanina, 16 ito, pero pag itinikit na natin, magiging 16 na lang po siya. Kaya kanina po, ang sukat ko ay nasa 16 lang. Yan. Ito na siya, guys. Ngayon, pag naidugtong natin, ito o, oh, may dugtungan po sila, 3/4. 3/4 ang allowance ng ibaba, 3/4 din ang allowance nitong itaas. Yan. Ngayon dito po sa back, wala na po kayong dodrawingan dito. Ano lang po siya, gupitin nyo na lang kung ano po yung gupit kanina. Yan. Yan, guys. Diretsuhin na po natin doon sa ibaba. O, ayan guys. Ito na siya. Ngayon, dito sa laylayan na to, kanina, nagbawas tayo dito ng half inch. Ganun din po sa likod. Para po pag tinahin nyo mamaya, magtatama sila. Ngayon dito po sa pinaka, ayan, tanggalin natin dito. Maglagay po kayo ng nuts sa pattern para pag tinabas nyo mamaya, may nuts na rin kayo. Kasi dito po tatapat yung garter. Dito po sa diretsyong to. Ito na guys. Nilapat po na yung tela. Ayun, ang gagawin po natin dito, ang unahin natin ay yung likod. Yan. Ito po yung back. Unahin natin tabasin yung likod kasi parehas lang po naman yan ng haba yung likod at saka po yung harap. Kaya lang dito po, mamaya, magdudugtong po ako dito ng kapraso lang para may pagitan lang yung dibdib niya. Kaya yung pag pinutol ko ito mamaya guys, parehong-pareho pa rin siya ng haba. So, ito, gugupitin ko na po siya. Yung front guys, pareho ng front at saka back yung ginupit ko. Ngayon ito yung front. Yan, kukupitin ko na siya dito. O yan guys, kupitin ko na. Ito kanina, ito yung sukat niya. Yan,
pansin nyo, maiksi na siya. Kaya maiksi na po siya kasi pinantay ko lang ng gupit doon sa bak kanina. Pero, ito kasi, yung parang pinakabas niya, tutugtungan po natin ng mas maiksing tela dito sa parteng to para po magkaroon siya ng pleats na ganito. Pag nagkaroon po siya ng pleats na ganito, kahit medyo malusog yung dibdib ng nanay, okay lang, walang problema. Guys, yung kanina, yung may nuts tayo doon, lagyan po natin ng tanda kasi lalagyan po natin ito ng ano mamaya, butter. Tahiin na natin. Ito nga pala guys, or yung pinek niya, lalagyan po natin ng ano, ng facing. Kasi hindi ito pwedeng bayasan, pangit siya. Yan. Pwede rin po naman, kung wala nang natira sa tela nyo, bayasan nyo na lang. Pero kung meron pa pong tira, yan, ganito lang po. Tumabas na rin po kayo ng ganon. Ibigin nyo na lang po siya doon. Magiging ganito yung ano niya guys. So, yan. Magiging ganito yung sa dibdib niya. Tapos yung natitira, yun na. Pwede nyo na pong gawing bias sa ano? Sa shoulder. Kapal lang po. Ito guys, yung dulo ng facing na ikinapit nyo, paki-attach nyo dito sa shoulder na to. Yan. Itahin nyo po siya doon. Thank you.
pataas. Ayan. Yes.
bawang. Oh guys, ito na yung ginawa kong maternity dress. Malaki kasi yung ano ko, medyo malaki na yung tiyan ng lola nyo. Kaya, ito kasi, pwedeng gamitin to hanggang 6 months. Kaya ganito to guys, kasi pag dito ko nilagyan ng bewang to, ang sangwa naman, kitang-kita. Kaya dito tayo nagbe-bewang. Para medyo, parang bewang lang siya na malusog. Ito siya. Oh, ito siya guys. Talagay 100. Ito yung likod niya. Yan. Komportable naman siguro yung buntis dito. Tsaka medyo maluwag ito guys. Yan. Kung ang magsusot, eh medyo pagbuntis ko kasi malusog ang bintip. Eh, ang lola nyo, hindi na malusog. Ganito na siya. Pero okay siya guys. Kasi ito is spandex to eh. Oh. Kahit mga 7 months to 8, pwede pa ito. Sana may natutunan kayo sa nagawa ko ngayon. Salamat sa nag-subscribe, nag-like, nag-share, at nag-comment ng aming videos. Thank you!